Magandang araw at meron naman akong ipapakita sa inyo guys. May tuturo naman ako guys sa inyo kung paano gumawa ng signal ng isang Android. So dito guys ang lumalabas ay no service. So yan guys, oh, no service. So ang sekreto dito guys kung ano yung pinapalitan, ang binabakbak lang, ang tinatanggal lang dito guys is WTR pag no service. Huwag kayo magpalit ng power amplifier. Kasi ang power amplifier, ang lumalabas doon, yung sa searching o kaya sa fixed signal, yung may signal siya nakalagay pero hindi natatawagan, hindi nakokontak, yun, power amplifier yun. Pag mga no service, ang madalas dito pinapalitan ay WTR. So ito guys, oh, sariwan-sariwa pa. So ako pa lang yung nagbubukas. So ang model nito guys is Huawei Y71. So, Y7. So, try natin guys kung paano natin pasignalin guys para makita nyo. So, buksan muna natin yung mga tornilyo nya para maangat na natin. So, sa iba kasi guys, yung iba nito guys sa mga encounter ng ano ko guys, pag signal medyo inaayawan nila kasi hindi nila alam. Pero ang totoo guys, ang signal ang pinakamadaling gawin compare sa power. Ang signal kasi guys, tatlo lang ang pupuntahan mo. Una, yung power amplifier. Pangalawa, yung filter. Yung pangatlo, yung WTR. So, ang kadalasan nasisira dito guys, pag mga no service, ang common na common, lagi nangyayari nasisira ay WTR. Ang power amplifier guys, bihirang-bihira masira yan. Maliban na lang kung nag-short siya, nasunog. Yun. Pero sa experience ko guys, sa mga natatanggap ko ng mga gawa, bihira talaga ang power amplifier. Ang common guys na lagi kong pinapalitan ay WTR. Yun lang. No service, no network. Yan. Babakbakin muna natin guys. So, no service, no network ang laging nakalagay. So, sa no service guys, 100% na yung pinapalitan dyan ay WTR. So, yung WTR nito nasa ilalim. Maraming kapareho guys ang WTR. May pang Vivo, Huawei, Asus, Realme, Redmi, MI. Halos karamihan guys na nakalapag dyan is WTR. Marami siyang kapareho. Kung halimbawa wala kang nabili, pwede kang kumuha sa mga unit at ilapag mo dito. Kung kaya, kung magaling ka magbunot, hindi mo na kailangan i-revolve, bubunotin mo, lapag na lang. So, kung gusto mo naman na ma-perfect talaga, nasigurado ka, pwede kang bumili ng branyo. Kasi sa second hand kasi guys, galing sa mga unit, ang ginagawa ko dyan, nire-revolve ko lang. So, buhibili ako ng mga sira, doon lang ako makuha, pag lalo na mahal yung pyesa, buhibili na ako ng mga board na sira, doon ako kumukuha. So, at least medyo marami pa tayo makukuha ang ibang pyesa pag bumili tayo ng mga patay. Yun lang ang kukunin ko, yung pyesa na pang signal. So, ito guys, naangat na natin. So, dahan-dahan lang kayo guys mag-angat nito kasi baka mabakbak yung mga layout niya. Kaya kung sasabayan mo lang yung init. Ito guys, oh. So, ito guys, tingnan. Ito yung WTR guys. Malinis na malinis. So, ito lang yung madalas nasisira talaga guys. Wala lang iba. Kasi ito yung common talaga niya guys. Kung sa mga lumang M-Jolner. So, ito yung pinaka-M-Jolner niya. Ngayon kasi na high-tech na tayo guys. WTR na yung nakalagay. So, ang mangyayari dito guys, papalitan natin, hindi tayo magre-reheat kasi ito pag ni-reheat mo talagang hindi siya gagana. Once na nagkaroon na siya guys ng no service, huwag na kayo magre-reheat, palitan nyo ng bago. Meron naman yan guys sa Lazada, umorder kayo mura lang, nasa 65 lang ata. Dati ang kuha ko kasi nasa 60 plus, ngayon mura-mura na lang siya guys. So ito yung pyesa ko, so linisan ko muna guys, saka natin bunutin yung luma tapos lalapag natin yon. So ito yung luma niya guys, tatanggalin natin yan, papalitan na natin ng bago.
Para mas madali siya, guys. So gamitan nyo, guys, ng Amtik, guys. Ang init nito, guys, ang init na ginagamit ko ay yung init niya, number 5. Sa gamit ko kasi, guys, yung ordinary hot air lang, Gordak 850. So tapos yung hangin niya, guys, number 4. O kaya pasok siya ng 4.5. So ayan, tutok lang natin sa microscope para makita ko talaga. So ang gagawin ko, guys, hindi na ako magre-revolve. So hindi ko na i-re-revolve to, guys. Dire-diretso na kasi yung bunot dito, may discarte dito para hindi, para yung pinya buong buo. So ito, guys, tutukan na natin ang hot air. So ang pagpantay ang bunot mo dito, guys, pantay yung pagkabunot. Pulido-pulido yung pin, yung pinakangipin ko sa loob, pantay lahat. Hindi na ako magre-revolve. Yung pyesa na lalapag ko dito diretso-diretso na, hindi ko natanggalin yung mga lid. Eh pa yan, may umangat na pa. Ayusin ko na lang mamaya. So umangat yung isang resistor. Sige, guys, dahan-dahan lang kayo, guys, kasi tabi-tabi kasi yung ano nito, tabi-tabi yung mga diode na maliliit, so medyo masilan. Kailangan pag nag-angat kayo, guys, may microscope kayo para kitang-kita nyo na walang ibang sasabitan. Once na kasi sumabit yung iba, guys, mahirapan na kayo magano, mahirapan kayo magbalik, lalo pag yung resistor napakaliit. So ito, guys, bubunutin na natin. Yan, guys. So pantay yung pagkabunot ko, guys. So kukunin ko yung bago, guys, na ilalagay natin. Yan, guys. So ito, guys, hindi to brand new na nabinili ko na pyesa. Galing to sa ibang unit na sira, na nabili ko na board. So kinuha ko lang yung pyesa. Diretso lapag ko na siya, guys, kasi pantay naman yung pagkabunot. So ayan. Yan, guys, saka natin initan ng konti, dire-diretso lang hanggang sa maalog ng konti, tigil na natin. So ganun lang siya kabisik, guys, gumawa ng signal. So kahit anong ano, guys, kahit anong Android, basta WTR, ito lang tinitingnan dyan. Samsung pa yan, mga Vivo, Lenovo, lahat, guys, kung ano, puro WTR kadalasan ang nasisira. Hindi ano, guys, hindi mahirap gawin ang signal. Yan ang pinakamadaling gawin. Sa iba kasi, guys, nahihirapan sila kasi hindi nila alam yung sikreto. Ito, guys, yung mga sikreto ng no service. Yun lang ang pinapalitan. So I hope na sa maliit na video na to, guys, nakatulong ito sa inyo. So tornilyo mo natin, guys, para matry natin kung talagang yung ginawa natin ay gumana. So ganun lang ka ano, guys, ganun lang siya kadaling gawin. So ito yung mga paborito ko, guys, na gawin kasi bihirang ito, guys. So ito yung pyesa natin. So takpan na natin para ano, mali, kanina may tornilyo pala sa gilid, binulot ko muna. So ito yung pinakapaborito kong gawin, guys, kasi yung iba hindi alam paano gumawa nito. Pero tutusin, guys, napakasimple lang gumawa ng signal. Napakasimple lang, basta aralin nyo lang talaga. Aralin nyo, ma-master nyo yung pagbunot ng IC. Ayan, pinaka-importante. Masterin nyo yung pagbunot ng IC para lalo pang gumaling yung kamay nyo. Kasi pag na-perfect mo siyang nabunot na walang ano, yung paa niya ay pantay, talaga napakalupit mo na, guys. At saka yung ano, guys, ang ginagamit dito, yung flux, pag ordinary ang flux mo, hindi pantay ang lead. Kailangan nang gamitin mo yung Amtik kasi yung Amtik kasi, guys, nagpapalambot ng lead yan. Pag yan ang ginamit mo, guys, parang ang bilis na lahat ng trabaho mo kasi sinasamahan, kaya sumasabay na siya. Hindi siya dagdag trabaho kasi yung ibang flux kasi, guys, pag inangat mo, hindi buo yung mga, hindi pantay-pantay yung paa. Ito, guys, pantay-pantay talaga. So ito, guys, try mo na natin kung gumana, kung may signal. Ayun, guys, may signal na, nakita ko na. So yun, guys, oh, kitang-kita. Ayan, kanina noon service, ayan, Globe Smart. Ayan, guys, 100%, guys, yung ginawa natin. Basic na basic lang to. So sa inyo, guys, madali nyo lang gawin to. Kahit anong unit, guys, na Android, basta no service, ito lang ang palitan nyo. Kasi ako, ang dami ko na talaga experience, guys. Ito lang, sa sobrang dami, guys, ito lang halos kadalasan. Ang power amplifier kasi, guys, bihirang-bihira masira yan. Siguro kung sa 100 unit, mga 2-5 lang. Ito, guys, ang madalas na pinapalitan ko. So kaya ko sinishare sa inyo, guys, para may idea na kayo, guys. Simple-simple lang, guys. Basic na basic lang yung paggawa ng signal. Hindi katulad yung mga
cellphone dati guys na mga Nokia, ang daming pinapalitan. Ito guys, tatlo lang ang pupuntahan mo. So, padali mo lang talaga magawa. So yun guys, normal na normal. So, Huawei Y7 Pro, yung model niya. So, kahit anong Android guys, basta WTR, lapagan mo na, huwag ka na mag-init-init. So, I hope na makatulong sa inyo itong video natin. Sa mga bago dyan, kung sino man nakapanood, subscribe naman tayo dyan mga Lods, mga kapwa ko, technician, na I hope na magustuhan nyo yung video ko, sana makatulong. So, ayun guys. Ayan guys, tinawagan natin para sigurado. So, 100% guys na normal na yung signal niya. Nakakatanggap na siya ng tawag. So, kanina, wala talaga. So, okay na to guys. Ang ano ko guys, sana makatulong kayo at makatulong ako. So, subscribe na lang tayo para ma-update kayo sa mga bago kong upload na ilalabas. So, thank you guys.